Magandang araw po sa lahat. Bago po natin simulan ng kwentong ito, gusto ko lamang po sanang hingi ng ilang minuto ng oras ninyo para po pakinggan ang announcement na ito. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin ang nangyari sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyong Ulysses. So, ang mga writers po, kasama po kami mga narrators, bumuo kami ng isang fundraising campaign para po maitulong sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyong Ulysses. So, bawat kwento po na inanarrate namin katulad po nito, mapupunta po siya sa fundraising campaign namin para po maipaabot sa ating mga kapatid. And kung gusto nyo naman pong maging bahagi ng fundraising campaign na ito, nasa baba po yung mga account na pwede nyo pong sendan ng mga donations ninyo. Any amount will do po. Malaking tulong na po yan sa mga kapatid natin. Yun lamang po at maraming salamat sa pagbibigay ng oras po ninyo. Simula na po natin ang kwento. Nga po pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, so pakihit na lang po yung subscribe button at yung notification bell po para updated kayo sa mga susunod pang kwento. So, let's start! Sa lahat ng laruan kong manika, ikaw ang aking paborito. Pabulong na sambit ni Aaron habang idinarampi nito ang kanyang mainit na labi sa malamig kong tenga. Nababaliw na naman siya. Bagay na bagay talaga sa iyo ang pulang bestida. Mas lalo kang gumaganda. Ngumiti siya. Ngiti na gugustuhin mong huwag nang makita. Ngiti na ang madalas na kapalit ay luha. Maligayang kaarawan, Roxanne. Isang nakaw na halik ang regalo niya. Halik? Manhid na ang labi ko sa mga halik niya. Sinimula na niyang sindihan ang mga makukulay na kandila, ang malilikot na ilaw at amoy ng nasusunog na mitsay, pamilyar sa tuwing imumulat ko ang aking mga mata. Kaarawan ko na naman, ilang taon na nga ba ako? Wala akong matandaan. Maging ang buong pangalan ko'y hindi ko maalala. May mga magulang ba ako, kamag-anak o kaibigan na naghahanap sa akin o kasintahan? Maraming tanong sa aking isipan na hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Ang tanging laman ng burado kong isipan, si Aaron, ang lalaking parati kong nakikita sa aking balintataw. Muli niyang hinalikan ang aking labi. At hindi tulad ng nauna, mas naging agresibo ang paghalik niya, dahilan upang ito'y magdugo. Bahagyang naantala sa pagpupog ng halik si Aaron, subalit sa halip na huminto, nagpatuloy ang sensasyong nararamdaman ng katawan niya. Madali niyang napagtagumpayang manipulahin ang katawan kong luray sa hilahil. Mula sa paghaplos ng mainit niya mga kamay sa aking ulo, patungo sa ibaba hanggang sa paglapat ng kanyang matalas na dila sa aking mga balat, ay naramdaman ko ang tunay na siya sa likod ng kanyang maskara. Demonyo! Wala akong magawa habang pinagpipiestahan niya ang lantakong katawan, tila isang mabangis na leon na kumakain ng laman. Satanas! Pilit kong iginagalaw ang aking mga kamay, subalit parang nakagapos ang mga ito. Pilit kong ibinabangon ang buo kong katawan, subalit tila paralisado ito. Gusto kong gumanti. Gusto ko siyang makitang unti-unting namamatay sa mga gamot na itinuturok niya sa katawan ko. Sa mga matutulis na kutsilyo at gunting na nakalahad sa puting kama na saksi sa kahayupang ginagawa ni Aaron. Minsan naiisip ko, bakit hindi na lamang niya ako patayin? Para rin naman akong pinatay. Mas nanaisin ko pang mamatay kesa mabuhay kasama siya. Mabuhay kasama ang Judas sa impyerno nitong silid. Mabuhay kasama ang marami pang babaeng
araw-araw na hinahalay ng walang kalaban-laban at tulad ko. Nababalot ang katawan nila ng puting kumot. Mahimbing na natutulog sa madilim na silid. Subalit hindi tulad ko na palaging nakalahad ang hubad na katawan at pinapasukan ng kung ano-ano. Manhid na nga ako sa lahat ng ginagawa niya na siya kong ipinagpapasalamat. Manhid na makapagpahinga. Napahinto si Aaron sa kanyang ginagawa na ngayon nagpapalit ng damit nang tumunog ang telepono mula sa isang maliit na lamiseta. 5 beses itong tumunog bago pa niya sagutin ang nasa kabilang linya. Dr. Aaron Vertibo speaking from St. Anthony Funeral Services. How may I help you? Sagot niya. Doc, pasensya na po sa abala. I'm the mother of Ruby Rojas. Linda Rojas, do you remember? Ito turn over ko na po ang anak ko if it's done. Narinig ko ang boses ng isang may edad na babae sa kabilang linya. Oh yes, we're about to start the cremation. I'll call you after we fixed it. Bye. Thank you, Doc. Biglang may kumirot sa dibdib ko nang marinig ko ang pangalang iyon. Isa rin ba siya sa mga babaeng pasyente ni Aaron? Nasa kalagitnaan pa lang ako ng aking pagtataka nang biglang lumapit si Aaron. Bit-bit ang isang maliit na piraso ng blangkong papel. Paano ba yan? Mamimiss kita. Iiwan mo na ako. Pagmamaktol niya na parang bata. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa pupuntahan mo. Huwag mo akong kalilimutan sa pag-alis mo, ha? Muli niya akong hinalikan. Subalit hindi na tulad ng di mabilang na mga halik. Mas nagustuhan ko ito. Halik ni Judas. I love you. Kasabay ng huling halik ay ang pagkumpas ng hawak nitong panulat. Name, Ruby Rojas. Gender, female. Time of death, 11:11 p.m. Date of death, November 1, 2017. Cause of death, suicide.